Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa mamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaki kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Pelife, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Hudahismo. Iniharap sila sa mga apostol.
Sila'y ipinalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat na matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laghanap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan. Mga tao'y hindi na mayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang kwento ng paglalakbay ng mga alagad ni Jesus ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Paglalakbay ng mga alagad. Magtatakip silim na nang ang mga alagad ay sumakay ng bangka upang tumawid papuntang Kapernaum. Nang biglang lumakas
ang hangin at lumaki ang alon. Sadya naman, sa ating paglalakbay, may mga hindi tayo inaasahang pangyayari. Kahit gaano tayo kahanda o kahit gaano tayo kagaling, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Kahit anong lakas mo, pwede kang magkasakit. Kahit anong galing mo, pwedeng may mangyaring hindi maganda sa iyo. Kahit anong yaman mo, pwedeng meron ka pa ring hindi kayang bilhin o hindi kayang hawakan. May mga bagay na hindi tayo kontrolado. Ganyan ang buhay. Ganyan ang paglalakbay. Kaya naman, maaari pa rin tayong matakot. Maaari pa rin tayong mangamba kapag dumating ang mga ito. Katulad na lang ng mga alagad ni Jesus. Alagad na sila, pero natakot pa sila. Karamihan sa kanila, sanay sa laot, mga mangingisda. Magaling sila pagdating sa paglalayag ng bangka. Pero sa di nila inaasahang pangyayari, biglang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. At sila ay natakot. Siguro, kakaibang paglakas ng hangin ito. Maaring matinding alon ito. Sa dami na ng karanasan nila sa laot, alam kong hindi basta-basta natatakot ang mga alagad dahil sanay sila. Pero dahil kakaiba, dahil hindi nila inaasahan, nakaramdam pa rin sila ng takot. Pero kung papansinin po natin, pansinin natin ang ginawa ng mga alagad ni Jesus. Nakilala ng mga alagad na si Jesus ang naglalakad sa ibabaw ng tubig dahil sila ay nakatingin at nakikinig kay Jesus. Hindi sila nakatingin sa tubig. Hindi nila pinakikinggan yung hangin. Ang tinignan nila, si Jesus. Ang pinakinggan nila, si Jesus. At ang sabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Ito po yung nais ituro sa atin ng kwento ng paglalakbay ng mga alagad ni Jesus. Dumating man ang unos at humampas man ang alon sa ating paglalakbay, tumingin lang at makinig kay Jesus. Hindi sa hampas ng hangin at hindi rin sa alon, at sigurado mawawala ang iyong takot. Mawawala ang iyong takot. May ilan sa atin, kaya hindi mawala-wala ang pangamba dahil nakatingin sa problema, nakatingin sa pagsubok. Minsan nga, wala pa yung problema, inaalala na. Hindi pa nangyayari, doon na nakatingin. Sabihin na natin, andyan na ang problema, andyan na ang pagsubok. Talagang may sakit na. Pero kung dyan mo pa ilalagay ang iyong mata, talagang matatakot ka. Nakakatakot ang kanser. Nakakatakot ang lokohin. Ang mawalan ng kabuhayan. Malugi sa negosyo. Nakakatakot ang mga bayarin. Ano pa bang mga problema ninyo? Ano pang mga pagsubok? Lahat yan nakakatakot. Pero kung kay Jesus mo ibabaling ang iyong tingin
at pandinig, yang sakit, panloloko, kawalan ng kabuhayan, pagkalugi at mga bayarin, hindi mo na iindahin. Kung kay Jesus ibabaling ang pandinig at pagtingin, hindi mo iindahin ang mga pagsubok. Kaya minsan hindi natin makita ang Diyos sa oras ng ating pagsubok at problema kasi hindi tayo nakatingin sa Diyos, kundi sa pagsubok. Mga kapatid, sa oras ng unos, balikan ang kwento. Nasa ibabaw si Jesus ng malalaking alon. Ibig sabihin, mas mataas si Jesus sa anumang pagsubok. Nasa harapan ng mga alagad ang alon, pero kay Jesus nakatingin at nakikinig. Ibig sabihin, haharapin ang pagsubok, pero kay Jesus lang lagi makikinig at titingin. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na laging nakahandang tumulong. Ilapit natin sa Kanya ng may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawan ng Diyos, lalo na sa mga krisis na hinaharap ng simbahan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng Kanyang mapagmahal na pangangalaga. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan, problema at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan upang matupad namin ang iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Aming hatid, alay na ito,
ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ang kalugdan at kami ay gawin mong haing sa iyo ay laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo,
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa iyong pangangamba't sa iyong pag-iisang binalot ng problema't takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Hawiin ang panindim, buong pusong manalangin. Ikaw ay diringgin, magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard or sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan.
ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.